Broadcasting live sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, aliw, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Magandang araw ng Huwebes, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang homebody, ang bida ng tahanan. Ngayon pong araw ng Huwebes, April 27. Tamang-tama at ngayon daw yung huling filing doon po sa mga gusto pang humabol yung loan restructuring ng SSS. O pwede pa ho kayong humabol. Ano man po ang inyong mga ginagawa, tama po, kayo po ang aming paglilingkuran ngayong hapong ito. Ako po si Jaemie Quinto. Pag-uusapan po natin ang buhay, pamilya, kalusugan at syempre pa pwede po ninyong pagkakitaan. At yan po ang inyong palatuntunan ng homebody. Sa mga gusto pong mag-text sa atin, po, pwede po kayo syempre maki-interact sa pamamagitan po ng ating Facebook page. I-like lamang ang Facebook page. At pagkatapos po nun, pumunta po kayo sa DZME 1530. Lahat po ng mga palatuntunan ay makikita at mapapakinggan po ninyo. Sa mga AM band naman, huwag po kayong kakaliwa. Ha? Sa kanan lang po tayo. Kanan lang. Ayan, sa dulo, 15:30. Samahan niyo po ako hanggang alas 2 ng hapon. Ako pa rin po si Jaemie Quinto at syempre pa yung ating itutuloy na storya. Itutuloy talaga, oo. Kasi kahapon, tinatry natin kunin yung panig ng Department of Education. Pero mukhang hindi pa sila ready. Mm-hmm. Pero pag-uusapan natin, maya-maya lamang ay may makakapanayam po tayo na nanay, ayan, na kasama doon sa mga nanay na nagbabantay ng kanilang anak na kalahok sa palarong pambansa. Ayan. Okay. At syempre pa, dun po sa mga mahilig kumain ng taba ng baka, iba pang mga unhealthy food, alamin din po natin kung paano natin lilinisin yung ating mga bituka. Okay. So mamaya-maya po, ay yan yung ating mga pag-uusapan. In the meantime, kamusta ho kayo? Kasi, kumbaga parang... ngayong araw ng Huwebes, yung iba mga wala na pong pasok. Ayan, napakasarap naman. Baka yung iba ay nagbabakasyon na. Lalo na yung mga nasa parte ng Pasay, Makati at Maynila. No? Pero parang hindi pa rin ramdam na walang pasok. Kasi matraffic pa din naman. Oo. Mm-hmm. Okay. Sige, mamaya makakausap natin. Itago na lang daw sa pangalang test kasi baka mamaya pag inita naman yung anak niya. Oo, direktamente makakausap natin yung nanay dyan po sa Antique, sa San Jose de Buena Vista, Antique, kung saan ginaganap po yung palarong pambansa. Alam niyo po bakit napakahalaga po nito para sa akin, no? Ito po ay isang pinakamalaki at prestigyosong event na ginaganap po taon-taon ng Department of Education. Ito ay nagde-develop ng sportsmanship among mga players at camaraderie na din ng mga manlalaro mula sa iba't ibang mga bansa, no? Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At maganda po na syempre kahit papano mapapangalagaan naman po natin yung kapakanan ng mga atleta na kasali diyan.
no? At marami sa mga, if I'm not mistaken, eh, marami din naman sa ano, sa what do you call this? Marami din naman sa iba pang mga iba't ibang mga pangyayari na kung saan yung mga kalahok sa palarong pambansa ay eventually nagiging national player po ng Pilipinas, no? At sana ay yun nga mapahalagahan natin yung mga ika nga future athlete ng ating bansa. At yung may pinadala nga pala ang Department of Education, ano, na parang official na newspaper, no, yung Binirayan Salakot, ang official publication ng 2017 palarong pambansa. 14,000 athletes pala ang opisyal na sumali sa 2017 National Palarong Pambansa conference, no. At yun nga, alamin natin yung mismong kondisyon ng mga atleta diyan. Kakausapin natin, nasa kabilang linya na pala, si Mami Tess. Ayan, itago na lamang natin siya sa pangalang Mami Tess. Kasi baka mamaya nga, yung kanyang anak ay mapag-initan, no? Susumbong-sumbong ka pa sa media, ha? O, yun. Hindi, kasi, syempre kapag ka nag-browse ka ng Facebook, madami kang story ang makukuha, eh. Oo, nandiyan dyan na daw si, ano, si Mami Tess. Hi, Mami Tess! Magandang hapon! Hello, Miss Jaemie. Good afternoon. Oh, wow. Ang ganda ng boses mo, ah. Parang hulaan ko, mascom student ka siguro. Mascom graduate ka. Ay, yes, Miss Jaemie. Diba? Oh, Mami, kamusta ka naman? Nasaan kayo sa Antique ngayon? Ano sa Antique Electric Cooperative. Aha. So dito yung venue ng table tennis. Ah, okay. So okay. Kailan pa kayo nagpunta diyan? Yung lahat ng paano bang sistema? Sorry ah, medyo kasi wala naman akong anak na nakasama pa sa palarong pambansa. Pero paano bang sistema niyan? Is this your first time na kasali sa palarong pambansa yung anak mo? Second time. Ah, second time. Okay, sige. Uh-oh. Para baka mamaya sasabihin eh ano, medyo biased tayo. Okay. Nung first sali ng anak mo sa palarong pambansa. Ano yung saan ginanap at ano yung ika nga experience mo? Ano, it was sa Bicol siya. Okay. Napakaganda, maayos. Okay naman, nag-enjoy yung mga bata, natutuwa. Kahit yung mga school na pinag-stayan nila, na-provide sila ng magandang higaan, hindi mainit, maganda ang view, makikita talaga nila yung volcanoes, and everything. Maganda siya. Very smooth. Wala kang maririnig na hindi maganda. Kasi kumbaga parang very well coordinated siya. Well, very well. Very well coordinated. Yeah, I mean, over-exaggerated ko na yung experience nung Bicol. Kapag ka ba ganyan, ginagastusan ng school or ng government yung pamasahe ni Mami at saka yung sa bata? Kapag ka napasali? Yung bata lang. Ah, yung bata lang. So, kumbaga, nagpunta ka dyan at your own capacity din. In your own capacity. Okay. Expenses, lahat amin ngayon. I see. Okay. Now, so compare, sabi mo nga, second time ito, no? So second time na napasali sa palarong pambansa yung anak mo. And nabasa ko kasi yung mga horrible. Then nabasa ko yung mga ano, yung mga parang galit na galit ka. Oo, Mami. But ano bang first na instance na nangyari? Bakit? Hindi kasi ganito yun. Nauna yung mga delegates, pati yung mga teachers and coaches, umalis sila Monday. Okay. April 17. So dumating sila ng 18. Ako sumunod na ng Saturday, 22. Okay. April 22. Pagdating ko, mas nakita ko yung quarters nila, yung higaan nila. It's foam lang, wala siyang covered, wala siyang bedding. Oh. So yung foam niya, manipis. So kung malikot kang matulog, isang gabi o dalawang gabi, sira na yun.
mm-hmm. punit na. Mm-hmm. So, yung foam na manipis na yun, sana man lang, niligyan man lang nila ng banig, mm-hmm. kahit man lang kung hindi pa nila ma-provide, at least banig, kasi diretso semento eh. Ano yung floor nila, malamig na yun, di ba? Oo. So, yung mga ibang delegates, nagkakasakit, sinisipon, inuubo. Tapos, ang tagal na raw nire-request ng mga teachers yun, ng coaches, kung saan na raw yung bedding. And hanggang ngayon, wala pa rin. Ah, talaga? And to think na halos ilang araw na kayo dyan? Yung exactly. Mga, almost 2 weeks na. Oh, almost 2 weeks na. Oh. Mm-mm. Until now, wala pa. Saan ba ang parang pinaka-venue ng lahat? Or, kasi I remember yung brother ko dati, sa Batangas namin siya pinuntahan, pero hindi ko alam kung by region yung pagkakaano nito. Mm-hmm. Like, halimbawa, mm-hmm. kung region 1 ka, dito kayo ilalagay sa isang eskwelahan na to. Ganun. Ah, okay. Ganun na ganun. Mm. Kaya lang, malayo kung saan yung main venue. Mm. What do you mean? Mm. It will take like 20 minutes yung ride mm-hmm. going to the venue itself. Sinusundo naman yung mga atleta. May van, mm-hmm. diba, may jeep, mm-hmm. ganun, oo. Mm-hmm. At itsundo sila. Mm-hmm. Pero kumpara, kung i-compare dun sa na-experience mo before, hindi ganito yung in-expect mo na... Hindi. Mm. Hindi talaga. Tapos... Very disappointing yung... ba bilang magulang na kumbaga parang mm-hmm. naisali yung anak mo sa palarong pambansa, but then again, ito yung na-experience. Sobra. Kasi... Kung makikita mo, kung ikaw ang magulang, makita mo yung anak mo, nakitulog lang sa semento, di ba mas, mm-hmm. pa iba yun. Mm-hmm. So, very disappointing talaga. Mm-hmm. Tapos, yung tubig, mm-hmm. may oras, so kaya minsan walang tubig. Ano? Ano maliligo yung mga bata? Ah, talaga? Paano kung halimbawa, tawag dito, time na ng tournament nila, edi hindi sila maliligo, ganun? Ang ginawa, kagaya nung isang araw, walang tubig. Kanina na lang, let's say kagabi, walang mm-hmm. tubig. So, yung principal ng school na pinag-stayan is nagpatawag ng bombero. Jesus Marios. Para lang makaligo. Mm-hmm. Para lang makaligo yung mga bata. Kinabukasan mo na gagawin. Diba? Oo. Parang napaka-inconvenient nga naman para sa mga bata. Very. Oh. Siyempre, yung ang init. Oo. Init talaga. Mayroon sobrang init. Mm-hmm. Tapos depende pa yung kung ano yung venue nung event, yung laro nila. Mm-hmm. Which is yung sa amin, table tennis, kailangan covered. Oo. Hindi pwedeng may kailangan walang hangin. Mm-hmm. Naka-covered so, naman ba? Kinovered nila ng parang ang tawag dito. Nakikita mo sa mga tindahan na pag mainit yung tapat ng tindahan, meron silang trapal. Trapal na parang sako. Mm-hmm. Sako yun. Oo. Yun ang kinover nila. E di ang init dyan. So kada set, alam mo yung nakakalimang points pa lang yung mga bata, tagaktak na yung pa-office. Even the officials dito, yung mga mga umpires, makikita mo yung pawis nila lahat. So, talagang yung tagaktak yung pawis. Oo. Ay, grabe. O, para ka na sa tugon. Naku. So, wala magawa yung mga bata. Kailangan kumbaga pa, ang nandiyan dyan na kami. Andito na kami. Oo, kailangan panalunin na lang. Ganun na lang. Pero, kumbaga parang kumbaga sa ngayon eh talagang yung kalaglagayan ng mga ano natin ng mga atleta natin. Kasi hindi ko masasabi kung ano yung sa iba kasi mm-hmm. hindi ko sila kasama. Mm-hmm. So yung mga nakakasama ko lang lagi yung mm-hmm. mga table tennis. Mm-hmm. Pero yung iba, like sabihin na nating yung ibang mga, syempre mga nanay-nanay din, nag-uusap-usap din eh, no? O, yung ibang mga nailagay sa iba't ibang panig din, na may mga nakakausap ka ba about Oo, this? Oo, ganun din yung problema nila sa mga spelahan, walang higaan na maayos. Tubig. Well, kasi ang tubig, hindi natin masasat, maano rin yung tubig kasi
alam mo naman yung mga loop minsan sa atin din, di ba? May problema rin talaga sa tubig. Mm-hmm. Ano naman lang, na-anticipate na nila yan. Oo. Diba? Para... Kasi hindi naman ito plinano, hindi naman ito plinano ng parang dalawang linggo lang, no? Mm-hmm. Oo, tama. Oo. Kumbaga parang ito eh, talagang ano, talagang parang anticipated na ano to. Dapat lahat, lahat na anticipate. Nung umulan, nasabi na sa balita na pwedeng umulan. Oo. Kaya umulan nun, Lunes or Martes ata. Mm-hmm. O nasira yung trapal nila, nabutas. E di may mga nabasang mga magulang, may mga nabasang bata. Mm-hmm. Nasa loob na kami ha, ng gym. Eh, ganun ang mga reklamo. They're very disappointing. Yung iba, hindi na lang din natulog sa mga schools. Mm-hmm. Nagkanap sila ng mga hotels or apartment dito. Kasi ibang apartment dito, pinarerenta nila. Sa mga delegates. Yung ginawa nila. Imbis na walang masyadong gastos, gumastos pa. Gumastos pa. Naku naman. And syempre, karamihan ng mga nandiyan dyan ng mga delegates, kahit papano, di ba? Kumbaga parang hindi naman mayaman yung mga karamihan ng mga estudyante, di ba? Oo. Tama. At dapat daw, o ano yung comment dito? Dapat daw i-reimburse yung gastos kapag ka nag-rent sila. Ah, pwede yun? Pwedeng i... Eh, mamaya sasabihin ng DepEd eh bakit namin i-reimburse? Eh, oo. Itinalaga na nga kayo dun sa ano, dun sa... Uh-huh. Sa kwan? Sa mga eskwelahan? Pero try mo din hindi siguro. Hindi naman siguro yun. Mm. Hindi naman siguro parang reimburse. Siguro depende sa sitwasyon. Mm-hmm. Kagaya ng sitwasyon na ganito. Mm-hmm. Baka pwede, di ba? Oo. Kasi kung halimbawa hindi naman talaga kumbinyente para dun sa mga bata yung lugar. No? Oo. Tapos sabi mo pa napaka init at napakalayo nung pinagdaraan san. Exactly. Malayo talaga. Parang 20-30 minutes ang ride, I believe so. Yung iba ganun din. So, kasi syempre, alagaan mo sila dahil sila yung maglalaro. Diba? Pride and glory ng mga school or region yan pag nanalo sila. So, kung pagkabayaan mo sila na ganun lang, dyan lang na lang sila, eh, wala tayong mangyayari. Ah, okay. Sige. Ganito, tawag dito. Ang gagawin namin is kukontakin namin ang Department of Education kasi kahapon ba namin siya kinukontak actually. Para makuha din yung side. Kasi, like halimbawa, ito, 14,000 athletes, no? Athletes lang ito. Eh, hindi pa pinag-uusapan yung mga teachers. Kawawa din naman talaga yung mga ano doon, ano, mga nakasama ng mga teachers. Lalo na kumbaga parang hindi naman parang namasyal lang sila doon, 'di ba? Kumbaga inaasikaso nila yung mga bata din eh. O pag may mga ganyang mga regional meet, mga ganyan, mga klase ng mga activities, talagang medyo ang mga guro yung mga pangunahing abala talaga. Lalo na kung yung bata eh, wala namang kasama, no? Mm-mm. Tama. Oo. Hindi, ang akin naman yung sa amin, sa region namin, inaayos lagi, maayos na tatanong everything, kung okay lahat, mga ganun. So, nakikipag-coordinate din sila kung saan yung mga kakulangan ba, kung sino dapat kausapin para maibigay din sa mga bata, mga ganun. Mm-mm. Siguro, yun lang ang hindi ko alam yung communication from yung DepEd dun sa government or kung kaninong sino yung nag-handle ng event na to. Sige, Mami Tessa, maraming salamat sa pagpapaunlak mo. Ang ganda pala ng boses mo sa radyo. Tsaka balita ko, nag-aartista ka kasi dati.
Tawa ka ng tawa dyan, ha? Di ba kami na lang ang tumatanda, ikaw ang hindi. Oo. Pero Ay, grabe ka naman. Maraming salamat sa pagpapaunlak mo. At sana magkita ulit tayo, ha? Oo. Sige. Sige, itago na lamang natin siya sa pangalang Mami Tess. Ayan, sige. Siya ay, thank you. Siya ay direktamente dyan sa Antique, kung saan na ginaganap yung palarong pambansa. Ayan, okay. So, sabi nga, nagkakausap-usap, sabi ko sa inyo, nagkakausap-usap yung mga nanay-nanay sa kanto, sinasabi talagang medyo, ito nga yung pinakapangit nga daw, no? Na-experience nila sa palarong pambansa. Babatiin ko muna si Kuya Mon Samson ng Manila Bulletin, si Ma'am Jonisha Directo Montes. Magandang tanghali po from Mandaluyong City. Maganda ka pa po sa tanghali. Ayan. Si Annalie Romano, magandang hapon po. Magandang hapon din, ma'am. Si Raul Felesco Ugay, good afternoon. Good afternoon din po. Uy, ito'y isa sa mga director ko ito dati. Hindi ako mapupunta sa indie film kung hindi ako kinuha nito Oh, nakakatuwa to. Arman, kamusta ka na? Si Arman Echano Samonte. Magandang tanghali din sa'yo. Ayan. Talaga naman eh. Talaga to si Direct Arman. Ayan. Talagang nakakatuwa kasi ang unang bungad niya sa akin talaga. Kailangan ng matabang babae. Talaga ba? Kapag ka mataba, talagang ako agad-agad. Sabi niya sa akin, bakit? Gusto mo ba ng sexy pa? Aba? Diba? O kailan mo ulit ako bibigyan ng project? Ay, nako. Arman, ayan. Magandang tanghali sa'yo. O, diba? Natatawa ka sa kalokohan mo, ha? O. At mayroon pa akong parang isang nakita dito, na bumati sa akin. Bakit ganun? Parang magkaiba yung, magkakaiba ba yung video na na-share? Kasi may nakita pa ako kanina na nag-comment. Paano ba yun? Sige, mamaya. Alam nyo naman ako kapag ka medyo ganitong technology. Kagaya, si Joe! Si Jupiter Torres ng DZIQ nakikinig at nanonood. At si Gravador Ante. Gravador. Sino to? Pag-gravador-gravador ka pa, ha? Si Willie. Ayan. Si Kuyang Willie. Oo. Jaemie Quinto, kamusta ka na? Grabe ka naman dyan sa part na yan. Diba? At si Mami Dolores Regine, maraming salamat sa inyo po namang pag-subaybay at pag-share. Ayan. Sige, mamaya po ay pag-uusapan naman natin kasi kanina napakinggan natin yung complaint, ayan, doon sa nangyayari ng palarong pambansa, no? At yan ay nasa may Antique. Oo. Talaga promise Arma na basta kapag meron ulit. Oo, pero bawal na ako ng mga sexy role. Wow. Teka, nangangambisyon pa ng sexy role. Hindi. nakakatuwa naman. Sige, Arman, balita ko tumatabo ka na daw ng milyones dahil ikaw ay nasa teleserye na. Ha? Kailangan makita na pala kita. Isa ka ng milyonaryo, si Arman Samonte. Mamaya po, sa pagbabalik natin, makakausap naman natin si Ma'am LV Tabuhara. Ayan, si Ma'am LB Tabuhara po mula sa Fiber Health. At alamin natin, ha? Oo, mamaya, sandali lang. Easy ka lang. Oo, wait lang. Ha? Wait lang. Magkukwentong pure gold muna ako. Tapos, syempre, magta-time check tayo ng PCSO. Okay. Tapos, sa pagbabalik natin, usapang healthy po tayo. Tamang-tama yung pinag-uusapan natin, no? Kasi, athlete, tapos healthy stomach. Okay. Sige. Dumating na po ang solusyon sa karaniwang problema ng mga misis kung paano pagkakasyahin ang kakarampot na inyong kita. Ang sagot po dyan, ang Pure Gold Supermarket. Sa pagdating po ng Pure Gold Supermarket na matatagpuan sa halos lahat ng sulok ng bansa, nakakatiyak po ang bawat may bahay na nakakasapat na ang inyong budget sa inyong pong mga pangangailangan.
Dito po sa Pure Gold Supermarket, higit na mura ang presyo ng mga bilihin kumpara sa iba. Bukod kasi sa mga dekalidad na produkto at bilihing bagsak presyo, bawat customer binibigyan ng importansya. Ang lahat, tinutulungan pong umasenso. Subok na po ang tindahan ni Aling Puring. Unti-unting napapalago ang maliit na puhunan sa suporta at gabay ng Pure Gold Supermarket. Habang nakakatipid ka sa todo diskwentong bilihin, lumalaki naman ang kita kaya marami po ang napapagaya. Huwag nang magbaka sakali pa. Pure Gold Supermarket, kailanman tunay na maaasahan. Ano pang iniintay ninyo? Abay, mag-Pure Gold na! Ang oras po natin, 1:32 na po ng hapon. Ready for an intense, extreme, exciting experience. Here's PCSO's newest, biggest game ever. The Ultra Lotto 658 for only 20 pesos per combination. 50 million pesos is at stake. Pick six numbers from 1 to 58. Hit the jackpot and be an ultra millionaire of 50 million pesos. Exciting consolation prizes await you ranging from 20 pesos up to 280,000 pesos. More numbers, bigger prizes. See posters and print ads for details. Saan ang microphone ko? Ayun. Okay. At ang oras po natin ay 1:32 ng hapon. Yan po naman ay inhatid sa atin ng PCSO. Tandaan po natin sa PCSO, sa bawat taya. Ayan. Para po yan sa kawang gawa. At maraming salamat at maligayang pakikinig sa ating engineer din, si Alex Fuentes, ha? Siya po ay nasa Singapore. Ayan. Okay, hindi na po natin patatagalin pa. Si Ma'am Elvi Tabuhara mula sa Fiverr Health, ang ating po namang makakasama ngayong hapong ito. At alam niyo po, sa totoo lang, no, sa research, 90% daw ng mga sakit natin ay nakukuha sa mga maruming bituka. Oo, kung ano yung kinakain natin, pinapasok natin sa loob ng tiyan natin, yun daw yung na pinagmumula ng mga sakit, no? Pero ang good news, dahil nga may natural food supplement na aprobado ng FDA o ng Food Drug Administration, maaari daw makatulong para mag-normalize ang ating pagdumi at maging malinis ang ating bituka. Ano po ba ang food supplement na ito? Ay papaliwanag po sa atin ng representative ng Spectrum Natural Research and Development, si Ms. Elvi Tabuhara. Ma'am Elvi! Magandang hapon po sa lahat ng ating mga listeners. Magandang hapon po pa kayo, magandang hapon. Magandang hapon din, Ma'am Elvi. Si Jaemie po ito. Oho. Para po doon sa mga gustong maki-interact po sa amin, po pwede ho kayong mag-text sa 0908-121-5151. Ulitin ko po, 0908-121-5151. Ma'am Elvi, no, baka meron din ho kasing mga time and again kasi pag may normally ang mga text po natin or kaya naman mga questions, eh, nakikita po dito sa ating Facebook Live, no? So po pwede ho kaming mag-share sa inyo nito. Una po sa lahat, paano ho ba nakakatulong ito sa ating bituka? Ito hong Fiverr Health na ito. Okay, magandang katanungan po, ano? Medyo pasintabi dun sa mga late na nagla-lunch pa lang, di ba po? Sila nakikinig sa ating programa. Okay, dun po sa ating problema kadalasan ng mga tao ngayon, yung constipation. Mm-hmm. Kapag sinabing constipation po, ibig sabihin, hirap po tayo dumumi, di po ba? Yes, oo. Ngayon, paano kaya natin maiiwasan? Kasi yung ating diet and lifestyle ngayon talaga, kadalasan nagmamadali, fast food. Ngayon yung Fiverr Health, meron po siyang formulation ng soluble and insoluble fiber. Naglilinis po ito sa ating bituka. Kasi yung ating hair na shampoo natin, yung ating ihi na toothbrush natin, pero pagdating sa ating bituka, kain lang tayo ng kain, namang wala tayong ginagawang detoxification. So need po natin na ma-detox yung ating colon. So yung Fiverr Health para siyang walis, brush na kumakayod para maalis yung nakadikit na dumi. Kasi matagal na yan, lalo na yung mga karne, kinakapita na yung ating colon ng mga parasites, no, pinamamahayan na virus. Nagiging cause din siya na nagkakaroon siya ng maraming bacteria, ganyan, fungus, mold, no, mag dun sa loob ng ating bituka. Hindi siya
basta nakadikit lang eh. Nag-i-stay na siya na matagal na panahon, kaya napapansin natin, nagkaka-problem tayo sa health dahil pala doon. Ah, I see. Yung po bang madalas na pagkain daw po ng mga isaw at saka yung iba't ibang mga klase ng mga street foods, ito po ba dumidikit din sa bituka ng tao? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kasi parang kung papansin nyo, hindi yan basta-basta kayang tunawin ng ating colon. Kaya ang mangyayari, di ba, buti pa nga yung hanbawa nyo, parang sapal, may iwan. Yun, may pagka-alkalinity, no, or fiber. Itong mga isaw, yung mga, para siyang rubber lang po. Mm-hmm. Yes, ma'am. Nawala na. Ayun, nawala. Oo. Nawala. O, sige, babalikan natin. Yung tungkol doon sa isaw. Ikaw ba mahilig kang kumain ng isaw? O, ako gusto ko din yun eh, yung bituka ng manok. Tapos meron yung magwills. Ayun. Magwills, tenga, bituka ng manok. Pero ano, kumbaga parang tinigilan ko na nung araw yung lolo ko kasi may alagang mga baboy yun eh. So si tatay, natatandaan ko nung araw yung lolo ko. Masarap yun magchicharon bulaklak at saka nakikita ko kung paano niya ginagawa yun. Talagang sinasabon niya pati yung bituka ng baboy. Talagang malinis yung pagkakagawa. Ay, napakasarap ng kanyang chicharon bulaklak. Oo. O, nandiyan dyan na ulit. O, sige. Ma'am LV, naputol po kayo. Mm-hmm. Opo. Hello? Sige, ma'am. Opo, may naputol po kayo kanina. Mm-hmm. Okay, ayun. So, yun nga po, balik tayo dun sa mga street foods, kadalasan mm-hmm. na parang rubber po siya. Mm-hmm. No? Kaya hindi siya ganun kadaling tunawin ng ating... Actually, hindi nga talaga siya natutunaw. Sa paglipas ng ilang panahon, at on, nandun lang siya. So, parang mm-hmm. siyang goma. Kaya mm-hmm. nagiging cause po ng ating sakit. Tinitreat po yan ng ating body na parang foreign object. At nagiging na ang nafe-feel natin diyan, nag-e-effect na yan sa yung nagiging toxins po siya na kailangan po siyang ma-remove dahil mm-hmm. nga magiging cause siya ng kung ano-anong sakit sa ating katawan. Mm. At kapag ka syempre hindi sabi niyo nga kapag ka hindi malinis yung bituka, of course nagiging issue to sa health natin kasi hindi nare-release yung tamang bitamina o kaya naman ay nutrients na dapat ikinakalat ng tama ma. Oo. Tama ma. Kaya nga po yung fiber health ay may soluble fiber kasi magdi-dissolve po ito, parang gel-like po yung texture nito. Mhm. In-slow po nito yung ating digestion, tapos tutulungan po ng fiber na para po siyang kumbaga babalutin, tapos uh-huh. sabay pong i-release dun sa ating katawan. Kaya ang problema naman, paano siya marirelease kung may constipated naman yung isa. Halimbawa, gusto siyang i-move, di ba? Nakaka-feel siya ng urge or mikol uh-huh. ng dumi o bawas, pero dahil sa may problem nga yung kanyang colon, super dumi, hirap pa, ay kung mahina pa sa water, ang effect po niyan ay talagang constipated siya. Ay di nandun lang siya, mai-stack lang po siya at maiiwan lang sa ating bituka. Mm-hmm. Paano ho kung halimbawa naman gusto kong mag-detoxify? Halimbawa, paano itong makakatulong sa akin? Opo. Siyempre, yung pagkain ng gulay at prutas, no, number one, nandiyan pa rin yan. Uminom ng sapat na dami ng tubig. Mm. Daily yan eh. Talagang actually, kumbaga sa dinumero, talagang ano yan eh, hindi yan pwedeng mawala sa listahan. So kahit na sabihin, kumakain naman ako ng gulay, vitamins naman ako, umiinom naman, nag-exercise pa nga. Pero dahil nga sa... kung meron ng mga parang tinitreat ng body natin na foreign object na hindi siya basta ganun padaling alisin or ma-move up, kailangan po talaga natin ng pantulong. Kaya nga po itong fiber health, breakthrough po ito, talagang sinormulate po ito na may enzyme, may laxative, may soluble and insoluble fiber,
lang, na parang angkat pong bas po niya, yung nakukuha natin sa mga dark green leafy vegetables, na madaling ma-dissolve. Tapos, mapapansin niyo po, after taking Fiber Health, 8 to 10 hours, talagang yung dami ng dumi na never nyo pang na-experience sa buhay nyo. Pero hindi LBM ito, no? Kundi normal ito, na soft, na talagang mapapahay ka kasi na-relieve ka. Yung pakiramdam mo parang talagang nalinis ka. Nabunutan. Ayan, nabunutan ka ng isang malaking tin. So, ang product na lang mismo ang magsasalita kasi syempre gusto natin matest din talaga. At isa pa, marami kasing maintenance na ang mga tao ngayon, di ba ma'am, hindi sapat kahit nasabihin mo nag-vitamins. Pag nagkaka-age, talagang nakaka-feel tayo na may mga nararamdaman ng kung ano-ano. Dahil na rin sa hindi pa rin naman nag-change ng diet, dapat pag nagkaka-edad, nag-i-slow down ka dun sa ibang, ano kaya makikita natin, dumadami ang obese na Pinoy Bumibigat yung timbang. Dahil sa hindi na nga healthy yung lifestyle, pati diet hindi rin healthy. Pero dahil sa Fiber Health, tutulungan tayo, pati yung ating mga may edad na may tinitake na mga maintenance na gamot. At higit sa lahat man, bago ko makalimutan, si Fiber Health ay merong probiotics. Okay. At sinabi nating probiotics po, good bacteria ito. Take note po, ang count po niyan ay billions. Billions of probiotics. Kaya yung strains po niyan ay napakadami at nag-multiply yan. At nag-resident yan sa ating colon ng for how many days or weeks or aabutin pa nga ng months. Kumbaga parang binabantayan itong mga good bacterias na to kung merong mga unhealthy na dapat nilang wawalisin. Yan. Parang ganun. Ito po yung lalaban sa mga bad bacteria, viruses. Ayan. Kaya sinormulate po natin na kasama dyan. Kaya nga may kasabihan na kapag nagpa-Fiber Health ka, magiging bilyonaryo ka. Bilyonaryo ka ng good bacteria. Kasi billions po talaga ang actual count niya. At certified po yan ng FDA sa ating product registration. I see. So kumbaga parang ito po maganda talaga, no. May nag-comment nga dito si Mami Dolores Ragine sa LA siya, no. Nice topic, especially for people who need to change their eating habit. Pwede ho ba ito na ma-order online, lalo na kung halimbawa mga nasa abroad, paano hong bibili nito? Yes po. Ang ginagawan po namin ng paraan, no, kasi actually, inuulan din kami ng mga online orders na nasa abroad nga sila. Ang problem lang natin, syempre dito sa atin, si FDA Philippines, national, no, na-order na, di-deliver natin agad via courier. Ang problema, kung nasa ang bansa kaya yung ating user o yung ating client na gustong umorder, kasi may sarili po silang parang Food and Drug Administration doon. So, minokontrol po nila yan. So, kami naman po, mapapadala namin. Ang problem lang, baka pag pinadala namin, ay nandun lang sa courier warehouse nung kung saan man yon. Halimbawa po, minsan kasi mga taga Middle East, no? Or US, halimbawa, Australia, ganyan. Pagdating po doon, nandun lang kasi, syempre po, food supplement ito. So, under siya ng food. So, hanapan naman siya ngayon ng parang pinaka-product registration sa bansa nila. Na ang problem ay wala naman tayo doon. Kasi mabibili ito sa lahat ng leading drug stores nationwide. Mercury Drug, Watson's, Outstar, and sa Cebu naman yung Rose Pharmacy and 360. Walang problema. Pwede rin i-direct via courier na, kahit hindi na sila bumili dito. Ang problem nga lang po, i-check po nila doon sa country kung nasaan po sila, kung ano po ba ang process. Kasi hindi na po sa amin ang problem kapag hinarang po siya doon, dalaan na ba siya. Pagbibigay lang kasi namin ay yung product registration dito sa Pilipinas. Ang problema kung hindi nila i-honor doon. I see. Okay. So, may senior discounts po ba ito? Yes po. Yun ang good news doon. Kasi kapag food supplement, syempre, wala naman talagang senior discount sa mga drug stores. Kasi commodities and drug lang ang may discount doon. Pero syempre, gusto nating i-consider yamang wala na silang work po at mahasa na lang sila sa pension. So,
pakisuyo na lang po na tumawag or mag-text doon po sa mga nabanggit na numbers natin kanina, yung okay. 0908-121-5151. Mm-hmm. Kasi, at doon sa ating landline na 808-1144. Mm-hmm. Para makater po natin yung discount para sa senior citizens at may minsan may mga freebies pa po kami para matry din po nila yung ibang product namin. I see. Okay, so kumbaga doon po sa mga iba pang mga nagtatanong, no? 0908-121-5151. Ayan. Correct po. Mm-hmm. I see. Okay. Ma'am LV, baka may nakaligtaan pa ho ako na ika nga itatanong. At sana po matuloy na po yung partnership natin in the future. Yes. Oo, yes. Sana. Sana natin dito sa ating mga listeners ng DZMP. Basta kung may katanungan lang po, mag-text or tumawag na po kasi gusto lang one last ano po point no? Gusto lang natin maidiin bakit need natin ito hindi dahil sa dumadami yung fiber supplements ngayon or nauuso ba yung mga food supplements, hindi, talagang reality ito ng buhay na kumakain tayo, nagpapasaway tayo sa ating health, at the same time nagkaka-age tayo, so talagang kumbaga sa situation sa Pilipinas yung problem di ba yun ang kumbaga problema na talaga na need na solusyon. Ganon din naman sa ating bituka. Kumakain tayo daily. Tapos wala tayong disiplina sa ating food, kung anong klaseng pagkain yung gusto natin kainin. So, dapat meron din tayong solusyon para masolusyonan yung problema na kakibat ng pagkain. So, naglilinis tayo ng bahay araw-araw, ayaw natin ng mabaho, na inuud yung kusina natin or nilalangaw. Pero kumusta yung ating kolon? Pareho lang din yan. Maiwanan mo yung sinigang na ulam, na karne doon at na ilang araw mong iwanan, tingnan mo yung itsura. Pero sa ating bituka, naiiwanan yung karne ng ilang buwan, panga at o na hindi yan naaalis. Kaya marami ngayon nagpapasurgery, colon cancer, kung ano-anong mga cases ng sa colon problem. May pahabol po dito, ma'am, ano? Pero lilinawin lang natin. Stomach yung pinag-uusapan natin. Pero kasi ang niya dito. Hello, ma'am, paano po yung kidney stone? Ano po bang dapat gawin sa sakit na yun? Tulad namin, kulang sa budget. Alam mo, uminom ka lang ng maraming buko. Tubig. Oo, tsaka tubig. Okay, buko. Oo. Diba? Kasi, sa bagay ma'am, sa part naman namin, yung halimbawa, kung yung mga vital organs na yan, sa part natin, syempre hindi tayo doktor, hindi lang magpa-consult, pero ang tinatakal lang natin dito is, paano mo matutulungan yung katawan mo na kung hindi mo ma-remove yan, kasi yung katawan natin, nagtatrabaho talaga siya eh. Now, once na na-unload mo yan sa mga toxin, makikita mo magtatrabaho yung organ mo. At minsan nga, yung mga feedback sa amin, ay, thank you very much, yung fiber help, nakalakad ako, dati hirap akong hindi naman po siya drug na yun ang gumamot sa kanila. Na-unload po yung katawan nila ng kung ano-anong mga toxins, then nag-work yung kanilang vital organs, dahil na-unload eh, gumaang yung trabaho niya eh. Kumbaga, triple yung bigat nung trabaho niya nung siya ay hindi nagde-detox, di ba? Hirap na hirap si colon, hirap na hirap si kidney, yung mga filter ng ating katawan, mga gallbladder at kung ano-ano pa. Hirap na hirap siya. So, nung na-move yun, gumaang. Parang nakabangon siya. So, yun yung naging positive effect. Eh, hindi siya drug. Hindi natin tinitreat, no therapeutic claim nga. Hindi gamot, di ba? Yun ang sinasabi natin, hindi gamot. At di maaaring gamitin pang gamot. Pero, alam natin na yung mga food, yung mga gulay, prutas, gumagaang yung pakiramdam natin pag kumakain tayo, di ba? Kasi fiber sila at nagki-cleanse sila ng katawan. So, ganun lang din yan. Hindi naman tayo panatiko na hindi tayo iinom ng gamot. Yung mga may maintenance sa kidney or yung mga hindi natin ina-advise dito na mag-stop sila ng using or paggamit noon dito. Ito po ay pantulong sa ating katawan na kasi once na natulungan natin yung ating katawan na ma-relieve o ma-move yung toxins at yung ating bituka dahil sa ating pag-
magiging constipated nga. Yan, makikita yun na mismo ang magsasalita kung ano naging epekto nito. I see. Okay. Well, very well said, ma'am. Maraming salamat po. Dun ho sa mga iba pang nagpapahabol, direkta nyo na lamang po na i-text sa 0908-121-5151. 0908-121-5151. Okay. Maraming salamat po. Again, magandang hapon po sa inyo, ma'am LV Tabuhara. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Maraming salamat po. From Fiverr Health. Okay. At talagang... talagang ano no, para tayong nagliligawan dito ah. Oh, sige. Teka muna. Itong ating ano no, itong ating caller, listener rather. Oo. Alam niyo po yung ano, yung buko, talagang ano no, ano po siya, maganda po siya talaga, buko at saka tubig. Yan. Walang ibang pong ika nga eh, walang ibang mas natural pa kung hindi sa tubig, no? Tubig at buko, ayan. So kung kayo ay sinususpect pa lang ninyo, kung sinususpect pa lang ninyo na meron naman kayong kidney stones, edi pa-check nyo na po sa doktor. Tapos eh ano, pwede kayong ika nga eh tawag dito. O pwedeng kung i-check ninyo sa doktor at kayo ay nagkaroon ng ganyang issue, edi mas makakabuti na i-take ninyo kung ano yung sasabihin ng doctor, kung ano yung gamot or whatever. And then, inuman nyo ng napakaraming tubig. Kung hindi, halimbawa, mga dalawang pitchel siguro sa isang maghapon, no? Na tubig. Oo. Ano din yan. At saka yung ano pala, ang mother ko kasi dati din, nagkaroon din ng kidney stones. Guyabano. Oo, napakabisa. Si Jonalisa Buhangin, magandang umaga din sa iyo. Ma'am Jonalisa, ma'am ba to o sir? Jonalisa eh. Ede, ma'am. Oh, good morning po dito sa Saudi po. Ayan, kamusta po kayo? Ayan, yung ating mga OFW, mga lahat po ng mga masisipag na mga Pilipino, ha, saan mang panig po ng mundo, eh, talaga namang nagkalat po kayo. Mabuhay po kayo. Saludo po kami sa inyo. Dahil talagang, kumbaga parang inilalayo ninyo yung inyong sarili sa inyong mga pamilya para lang meron silang magandang kinabukasan. Ayun. Ang daddy ko din, dating OFW. So, nafe-feel ko din kayo. No? Talagang iba ho yung wala yung magulang. At nandito yung magulang na kasama ninyo. Oo, iba yung feeling ng ganun na magkakasama kayo na nasa bahay kaysa naman yung ano yung sa malayo nagtatrabaho ganyan. Oo, kasi kumbaga parang ano, parang kawawa po yung iba lalo na may alam ako na especially yung mga ano no, yung mga nagbabarko. Meron akong mga alam na mga ganyang kwento na parang heartbreaking. No? Lalo na yung mga anak nila hindi nila nakikita or nasubaybayan na lumaki, parang they hardly know yung mga anak nila kung anong mga childhood ganyan. Oo. So kawawa din, hindi kumbaga parang okay lang naman din syempre na nabibigyan natin lahat ng material na bagay, pero at the end of the day syempre parang yung empty pa din, no? Oo. Buti nga ngayon, may mga Skype na. Dati, ang sulat noon, alam mo, inaabot ng mga dalawang buwan. Diba? Oh, pag sulat mo, after mga 2 months siguro, babalik sa'yo. Iba naman yung sagot dun sa sulat mo. Oo. Oh. Ay, si Neng Hube Mejores. Ayan. Ay, maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Si Francisco. Si Emily. Emily. Oo. Nagliligawan pa tayo ha, Emily. Oo. Natatawa ka ha. Oh, sige. Ayan, maraming salamat Emily. Si Emily Galdo po namin. Okay. Sige. Tayo ay magpapaalam na dahil hindi ito talaga to si Arman, may comment ka pa ha, si Arman Samonte talaga. Hindi sexy role ang hinihingi ko sa iyo, ikaw naman talaga. Ba't naman ako hihingi ng sexy role? Oh, ikaw talaga. Oh, 'di ba? Siya busy ngayon sa kanyang mga teleserye. Ha, pare ko, ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon?
Ayan, kasama mo ba si Direct GA? Ayan, Villapuerte, ha? O sige. Talagang kumbaga kami po ay kinakapos na ng oras, pero sana po ngayong hapong ito ay marami ho kayong natutunan sa atin. At syempre pa sana po ay yung palarong pambansa, speaking of, no? Balikan ko lamang yung resulta, parang nakita ko kanina eh. Ang resulta ng palarong pambansa, nangunguna, if I'm not mistaken, ang NCR. Teka, i-double check ko lang ha. Oh, pero kasi sana nga no, sana sa susunod na aayusin ito ng Department of Education. Wag naman yung ano, magiging parang sobrang kawawa naman yung mga bata, kasi yun nga, parang pinapunta-punta doon tapos sa halos semento na lang, sa semento na lang halos ano, what do you call this? Sa semento na lang halos mauupo yung mga bata or mahihiga, no? Medyo, oo, kung ako din yung nanay nun eh, magagalit din naman ako. Oo, diba? At ilang mga delegado yon, ha? Ilang delegado po yon. Kaya't medyo, syempre, kapag ka nga naman ganun yung nangyari sa anak ko pa, ay lalo naman din ako, syempre, parang ayoko din naman na mangyari yon sa anak ko kung halimbawa makakasali siya sa palarong pambansa. But then again, sana eh maging maayos ang palaro dyan sa Antique. Okay? At nako, nawala na. Mm-hmm. Sige, ibabalitaan ko kayo kung ano yung, kung sino yung mga nangunguna. Pero as far as I can see kanina, nung nakita ko yung ano, yung tally sheet, parang ang nangunguna sa dami ng medalya yung ano, yung NCR. Kung tama yung pagkakakita ko ha, pero sige, i-double check ko pa din and then update ko po kayo bukas, no? Oo. Kasi ako eh talagang ika nga eh, malapit sa puso ko itong mga ganitong mga usapin, kasi sa totoo lang eh yun nga, ako ay unang-una ako ay naging DepEd reporter din at kahit papaano eh, matagal-tagal ho tayong nabit dyan, ano. Kaya medyo na curious lang ako at kahit papaano eh, medyo na nalulungkot ako na pagka may mga ganitong mga nagre-reklamo din, no, sa palarong pambansa na yan. But anyway, sige po. Maraming salamat sa pagsama po ninyo sa akin sa loob ng isang oras, alauna hanggang alas dos ng hapon sa DZME 1530. At maraming salamat sa ating production, sa ating producer si Joe Mariano, sa ating technical side, nandiyan dyan si Amiel Basco, sa ating pong graphics and IT expert. At sa ating engineering, nandiyan dyan si Engineer Joey Nunag. At ang tabayan na ninyo si Mr. Patrick Tulfo kasama si Lea Soriano Rivera para sa Rapido ni Tulfo. Get ready for an intense, extreme, exciting experience! Here's PCSO's newest, biggest game ever! The Ultra Lotto 658 for only 20 pesos per combination. 50 million pesos is at stake. Pick 6 numbers from 1 to 58. Hit the jackpot and be an ultra millionaire of 50 million pesos. Exciting consolation prizes await you, ranging from 20 pesos up to 280,000 pesos. More numbers, bigger prizes. See posters and print ads for details. At yan po naman ay hatid sa atin ng PCSO sa bawat taya. Para po yan sa kawang gawa. At para po sa ating kwentong Pure Gold, dumating na ang solusyon sa karaniwang problema ng mga misis kung paano pagkakasya ng inyong mga budget. Ang sagot po dyan, Pure Gold Supermarket. Sa pagdating ng Pure Gold Supermarket na matatagpuan sa halos lahat ng sulok ng bansa, nakakatiyak ang bawat may bahay ay nakakasapat po ang inyong mga budget sa lahat po ng inyong pangangailangan. Dito sa Pure Gold Supermarket, higit na mura ang presyo ng mga bilihin kumpara sa iba.
Bukod kasi sa mga dekalidad na produkto at bilihing bagsak presyo, bawat customer binibigyan ng importansya. Ang lahat tinutulungang umasenso. Yan po ang tindahan ni Aling Puring. Subok na po. Unti-unting napapalago ang maliit na puhunan sa support at gabay ng Pure Gold Supermarket. Habang nakakatipid ka na sa todo diskwentong bilihin, lumalaki naman ang inyong kita kaya marami po ang napapagaya. Huwag nang magbakasakali pa. Mag Pure Gold Supermarket na. Kailanman, tunay na maaasahan. At again, maraming salamat. Ayan, maraming salamat po. Babalik po ako alauna hanggang alas dos ng hapon. Ako po si Jaemie Quinto. Bye! Mwa! Mwa, 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 mwa. Magtatagpo. Maghuhuntahan riders, dealers at manufacturers sa natatanging palatuntunan motorsiklo eksklusibo. Ating alamin ang mga saloobin, programa at hinaing ng mga dealers at manufacturers ng mga motorsiklo. Mapapakinggan ang kakaibang talakayan kasama ang mga gumamit nito, riders association at mga opisyal na